Nissan Frontier ni Madam from Santo Tomas, Batangas. So, idle up problem mga kaibigan. Sa diesel engine naman to, sa lumang diesel engine. So, meron tayong idle up na mechanical na tinatawag. Yun yung pag humigop yung hangin, hihila siya ng ganon. Hihilahin niya yung throttle para ang katumbas mo, para kang tumapak ng kaunti dun sa pinaka-silinyador. So, ito ang normal idle ni Madam, 800 RPM. Pag binuksan natin yung aircon, makita mo, babagsak yan. Ayan, so nagiging mabibrate yung dashboard, yung pedal, yung manibela, napaka-vibrate. Kita mo naman, naging 600 RPM na lang, no? So ang nakita kong problema mga kaibigan, kagaya nun sa GLI, hindi gumagana yung idle up niya. O yung humihilang mekanismo. Ito yun, papakita ko sa inyo. Yan, ang vibrate to. So may naririnig akong hissing sound dito. Si parang ganun. Ito yung idle up. Yung kulay puti na parang turumpo. Yan. May hose yan. Itong manipis. At ang humihila dyan, makikita nyo, hangin ang pinaka-vacuum yan. Ito. Yan. Ito yung higop tatagos sa kabila papunta doon. So nakita ko may kagat ng daga yung pinaka-hose. Ito. Saan na ba? Ayun, nagbabago yung tunog pag nakahawakan. Ito. Nakita ko sa inyo. Ayan. May gagat ng daga. Pag pinakbang ko yan, tataas yung minor. Pahinggan nyo. Ayan. Kita mo kusang humihila dun o sa baba. Tatakbang ko. Okay. So yung vacuum niya, hindi makahigop ng ayos kasi nga may singaw. Ayan o. Gagat ng daga. So ang gagawin natin, puputulin natin yung hose at dudugtungan ko nitong pinakabakal. Dahil wala tayong hose na available ngayon, medyo late na, sarado na auto supply, alas 5 na mahigit ng hapon. Para mangyayari, gugupitin ko doon sa may kagat, susulot ko rito sa kabilang side, tapos yung sa kabila, pagdudugtungin ko, parang ito yung adapter. Yan, tagos yan. So yun ang DIY dyan mga kaibigan. Tapos yung minor, kung gusto nyong maitama yung idle ng naka-aircon, dito pinipihit yung sa likuran. Ito. Yan, yung tornilyo na yan. Pipihitin nyo lang yan, counterclockwise tsaka clockwise, para makuha ninyo yung tamang hila lang niya. Kasi in-adjust to ng mataas, kala makukuha sa adjust, yung pala may punit na hose. So yun lamang, parang sa GLI lang, kung naalala nyo yung Corolla GLI na topic natin, yung idle up problems, no? Meron yung parang gripo, pag pinihit mo siya, tumataas yung minor, pag pinihit mo pabaliktad, bumababa yung minor, no? Kasi na natin to, mabilisan lang to. Pakipatay po aircon. Aircon. Alright. Check natin sa loob. Okay na po? Nakita nyo? Hindi na sobrang taas. Hindi na rin bumabagsak. Aircon natin. Ayan. So, hindi na siya pababa. Na-maintain na niya. Ayan. Ganyan naman ang idle up eh. It's either itaas niya ng konti para hindi mahirapan yung makina or i-maintain niya lang yung dati. So pwede ko rin naman i-maintain sa 800 RPM. Konting pihit pa. Pero maganda yung medyo mataas ng konti, no? Para yung charging hindi nahihirapan. Pero lalagay ko na sa 800. So ayan. Aircon off. Aircon on. Ayan. Pataas yung minor. So ibababa ko ng konti.
para perfect yung hindi nagbabago. Yeah, medyo maingay nga lang dito. Diesel kasi. So dito lang pipihitin mga kaibigan. Counterclockwise, pahina yung minor. Ayan, nag-automatic yung aircon. Malamig kasi. Hintayin natin ulit gumana. Ayan. So, counterclockwise para bumaba ng konti. Nasa 900, diba? Ayan. So, okay lang yan. Wag lang pababa. Nami-maintain niya yung RPM. Hindi ma-vibrate yung katawan. Yan. Okay, check natin sa loob. Bumaba na po ba? Ayan. So, patay aircon. Bukas aircon. Iyon, walang nagbabago. So, stable 800 RPM with at without aircon. Off natin. On natin. Alright. So, naayos na yung problema sa idle up. So, yun lang po mga kaibigan. Thank you.